Kumusta mga paps? Welcome back to my channel, Battery PH. Papakita ko lang sa inyo mga paps yung bagong sasakyan namin ngayon. Isuzu D-Max 2023 model, automatic. 4x2 lang siya mga paps. Ayan. Ganito yung bagong kulay niya, Isla Gray. Dati kasi mga paps, sa 4x4 lang daw merong kulay ng ganito. Ayan. Isla Gray ang tawag sa kanya. Maganda rin siya mga paps sa personal. Dati pinapanood ko lang ito sa YouTube, pero ngayon ang ganda pala niya sa personal mga paps. Baka gusto mo lang din ng D-Max ganyan, o namimili ka kung anong sasakyan na gugustuhin mo. Ito kasi napili namin mga paps, yan. Isuzu D-Max. Share ko lang sa inyo mga paps yung nabago sa kanya. Itong mags, ganyan na itsura nya. Yan. Dati kasi parang ventilador type kung tawagin. Ang dumi eh. Ang dumi. Ventilador type kung tawagin. Pero ngayon ganyan na. Parang aftermarket na yung style nya. Tapos ang size na ito, size ng gulong 265-60, tapos naka-rim 18 sya. Ang brand nya Dunlop. Ayan. Okay. Tapos yung isa pang nabago sa kanya dito sa may harapan, yung grill. Eto mga paps. Dati kasi yung grill nya hindi siya pahaba na ganyan. Meron siyang ganyan ganyan dyan. Ayan, ganyan ang itsura nya. Tapos meron siyang Isuzu dito. Ayan, maganda naman siya mga paps. Maganda yung bagong kulay. Tapos yung pinalagay namin tint dito, ano to, medium. Tapos yung mga gilid tsaka sa likod, super dark, kaya hindi kita yung tao sa loob. Ayan. Ngayon mga paps, yung iba tinatanong sa akin sa comment section kung auto-fold na daw ba yung side mirror na to. Hindi ko alam sa mga ibang model ng D-Max kung auto-fold ba yung kanila, pero eto kasi meron siyang pinipindot dito sa loob para lulupi. Tapos pag pinindot mo ulit, tsaka pa lang siya bubukas. Ayan, hindi ko alam kung auto-fold yung ibig sabihin nun, pero yung sa ate ko kasi, yung sa Ford Ranger niya, XLT, kapag halimbawa in-unlock mo siya, automatic bubukas na po yan. Tapos kapag sinarado mo yung sasakyan, sasarado na po yan. Yun ang auto-fold mga paps. Sana naintindihan nung nagtatanong, okay? Baka kasi meron din nakakapanood nito na yun, tinatanong kung auto-fold na daw ba. Tapos yung kulay ng handle niya, kulay black. Ayan. Hindi siya totally black eh, parang medyo mag-gray-gray siya. Ayan. Okay. Tapos yung ilaw niya, ganito itsura. Ayan. Hindi ko alam kung tawag dito, pero parang transparent siya. Ayan, transparent, nakikita yung loob eh. Ayan, okay naman, maganda naman yung design niya. Tapos meron dito ng Isuzu D-Max nakalagay. Dito sa may bukasan niya, meron siyang ano, susian. Pwede mo siyang ilock. Hindi ko pa pala na-try itong mga paps, try nga natin. Ayun, nag-lock. Oh, nag-lock pala siya mga paps. Tapos dito meron siyang ano, reverse camera. Para kapag halimbawa atras kayo, yung mga ano, mga kamoting nandito sa gilid, makikita nyo may mga kamote kasi kung minsan paparadahan yung pinakalikod mong ganyan, hindi man lang maisip na baka umantras yung sasakyan. Syempre makikita natin dito sa camera. Okay. Ayan mga paps, yung loob maluwang naman siya mga paps. Talagang po pwede nating kargahan ng mga kung ano-ano dyan, mga pabibigat, mga bagahe, ganun. Syempre kami yung kakarga namin dito, mga battery, kasi nagbabateryahan nga po kami. Yun. Yun lang. Napaka smooth. Wala pala siya mga paps, ano, yung dito, yung assist, kung tawagin, para magaan siya, pero magaan naman. Okay naman. Hindi naman mabigat. Tapos dito may nakalagay na 3.0. Ayan. Maganda siya mga paps sa personal. Tapos dito nilagyan nila ng pa-ek-ekan dito. Ayan, ganyan.
Ayan, ganito. Kaya lang dito wala. Kaya hindi siya pantay. Dapat meron din ditong sa pin eh, na item, para hindi sana nagagasgas to. Ayan, na-share ko lang sa inyo mga paps. Tapos yung ilaw niya doon, ayan, parang nakapatong lang siya doon, sabi ni Papa. Ayan. Hindi siya naka-flat. Ito nga pala, binilihan ko lang ito ng ano, rain visor. Ayan ito, rain visor. Yun lang, na-share ko lang. Meron na siyang roof trail dito. Pagka gusto nyo maglagay, pwede. Tapos yung stepboard niya ganyan, maganda, maganda yung kulay. Ito, natatanggal pala itong mga paps. Ito, yung dulo na to. Natatanggal pala siya. May nakita kasi ko sa Facebook group, natatanggal pala to. Tsaka yung kabila na to. Ito. Hindi siya magkasamang isang buo. Natatanggal to. Ayan, ganda ng mugs mga paps. Ayan, oh. Ang ganda ng kulay niya mga paps. Oh. Diyan lang siya sa garahe. Di ko na nilabas kasi baka umulan. Eh, mababasa. Mahirap pa yung maglinis. Yan, ganyan lang siya. Maganda rin yung ano niya. Yung nakalagay sa kanya na wiper. Para pagka umuulan, malinis na malinis pag kumayod. Ganun, ganun na syempre yung mga bago. Tapos yung headlight niya, halogen pa rin. Hindi pa siya yung LED. Sa mga 4x4, naka-LED na siya. Pero ito, halogen. Ayan. Lahat yata halogen, pati ito tsaka ito. Ito palaging nakabukas mga paps. Pagka umaandar sa sakyan, nakabukas na siya. Kahit umaga mga paps, nakabukas na siya. Wala siyang patayan. Okay, ang ganda mga paps. Yan. Papakita ko sa inyo mga paps yung makina niya. Wait lang. Ito mga paps yung makina niya. Ayan, oh. Malinis pa kasi bago. Ayan, ganyan lang naman mga paps. Tapos yung battery niya dito, ganito na yung tsura, hindi na siya yung 3SM. Ano siya, special type na rin yung battery niya. Ayan. Okay naman, pero pwede mong palitan ng 3SM mga paps kasi yan, may allowance pa siya dito sa gilid. Siguro kapag nasira ito after 10 years, hindi na siya nagagamit mga paps eh, kaya baka tumagal yung battery na yan. Okay, ganyan lang. Malinis pa siya. Napakita ko lang sa inyo. Ayan o, kalinis. Ayan, okay na okay naman. Tapos, hindi naman siya maingay mga paps umandar. Okay lang din umandar. Siya nga pala mga paps. Yung 2023 model, meron na siyang cabin filter. Nabasa ko kasi sa group, wala daw cabin filter yung mga dating D-Max tsaka mga MUX. Pero ito may cabin filter na siya kaya hindi na masyadong magdudumi yung sa aircon nyo ba, yung dashboard pag nilinis. Dahil meron siyang cabin filter kahit pa paano. Masasala niya yung mga dumi dun sa aircon natin. Okay mga paps, papaanda rin natin, pasok tayo sa loob. Wait lang. Eto mga paps yung susi niya, napakasimple lang. Napakasimple eh, ano. Simpleng-simple lang. Hindi nga ginandahan mga paps eh. Ganyan lang talaga yung susi niya. Okay, paandarin na natin mga paps para hindi tayo mag-init. Mainit kasi dito sa loob pag walang aircon. Kaya kailangan magsindi tayo ng aircon. Okay, start natin. Tapos buksan natin aircon. Woo, sarap, lamig. Malamig yung aircon natin mga paps. Kahit naman siguro yung mga ibang model, basta bagong sasakyan, malamig yung aircon. Tapos meron siyang ditong extra na blower eh, ng aircon ito. Ayan. Ayan. Para yung mga nasa likodan na nakasakay, na may init yung ulo, eh ano po, hindi po may initan. Ayan. Nilagyan na nga pala namin seat cover ah, kasi may libre siyang seat cover. Nilagay na namin. Hindi ko na maipapakita sa inyo yung ano niya, yung pinaka upuan niya. Dahil nga mahirap magtanggal kabit na ito. Pero siguro napanood nyo na rin sa mga ibang vlog na kung ano itsura na ito. Hindi pa siya naka-leather mga paps. Okay. Ganyan lang itsura niya mga paps. Dito syempre alam nyo na to, may bukasan dito sa ibabaw. Tapos may bukasan dito sa may ilalim. Dalawa yung compartment niya. Dito mayroon din ganyan oh. Lagayan. Wala naman din akong nilalagay diyan kaya ganyan lang siya no, sarado. Ayun lang. Tapos may dashcam na to.
Galing ito sa may Montero namin. Syempre kinuha ko siya para maikabit dito. Sayang din kasi mga paps eh. Ayun, maganda kasing dashcam na to, malinaw. Ganyan lang naman yung tsura niya, napakasimple lang. Ayan, meron siyang navigation, ayan, radio. Ayan, setting, ganyan lang. Tapos eh, Apple CarPlay, Android Auto. Di ko pa nasubukan tong Android Auto, mga paps. Eh, ganito lang kasi ako dyan eh. Nagra-radio lang ako, tapos pagka gusto mo sa music sa cellphone mo, Bluetooth. Tapos papatugtugin ko na sa cellphone o Spotify, ganun. Okay naman, hindi naman bumibitaw yung Bluetooth niya. Kumbaga, dire-diretso nakakapakinig ka naman. Tsaka kapag may tumawag sa'yo, sasagutin mo na lang dito. Limbawa, may tumawag, sagutin mo na dito. Hello, sino to? Ganun. Eh, na-testing ko naman mga paps. Maganda naman yung mic niya. Naiintindihan naman ako ng kausap ko. Pero siya hindi ko naiintindihan. Hehe, de joke lang. Medyo mahina kasi mga paps yung pandinigaw. Pero naiintindihan ko mga paps kasi sa speaker yan lahat gumagana. Kaya kapag may kausap ka dito, maririnig ng mga nakasakay. Kung may mga angkas ka dyan. Kumbaga naka loudspeaker kasi. Okay naman mga paps. Tapos yung design nga pala na itong manibela, meron siya ditong silver. Ito, nakikita ko to dati sa mga ibang vlog. Pinapanood ko. Sana ka ako, ginawa na lang black to. Para pure black siya. Pero ewan ko ba kung bakit may design ng paganyan yan. Siguro dahil Isuzu. Hindi ko alam. Ito pala, may ganito. Sana ganitong kulay na lang mga paps. Oh. Medyo madilim pala. Ayan, sana ganitong kulay na lang nilagay dito. Hindi silver. Pero okay naman. Maganda naman siya sa personal. Huwag na lang natin panoodin sa YouTube. May pag pinapanood ko kasi dati sa mga ibang vlog eh. Parang pansinin to eh. Dapat ginawa na nga lang pure black. Tapos ito yung sinasabi ko, yung side mirror. Ayan o, bubukas siya. Kapag pinindot mo dito, may pinipindot kasi dito eh, madilim ah. Tsaka pa lang siya bubukas. Ngayon pag pinindot natin ulit, tsaka siya sasara. Ay, pinatay ko pala yung ilaw eh. Ayan. Pag pipindutin ko dito, sasara na siya. Oh, yan, tumutupi na. Auto fold rin mga paps. Pipindutin mo lang, huwag kang tamad. Tapos itong isa na to, sa ano naman to, sa may pinakasalamin para maisa-center mo. Limbawa, kung saan yung pagka comfort ka, ganito. Limbawa, lalagyan natin sa left. Tapos galaw-galaw mo. Oh, yan, gumagalaw. Oh, diba, gumagalaw. Maisa-center mo kung syempre hindi naman tayo pare-pares ng seat height pagka nakaupo tayo dito. Maganda, komportable tayo sa side mirror. Kabilaan na yun isa. Yun lang naman yung nandito. Meron pala siya dito ano, ganyan, lagayan ng salamin. Ayan. Tapos eto, meron ditong salamin. Ayan. Laki pala ng salamin na ito ah. Kitang-kita mo yung mukha mo dito kung nag-o-oily na. Ayan. Ayan. Ganyan lang siya. Dito kaya meron. Tinan ko nga kung meron dito. Ah, wala. Alam kasi ng Isuzu na okay na yung ano natin, yung pagmumukha natin, kaya hindi na niya nilagyan ng salamin. Kaya tinanggal na niya yan. Okay. Tapos eto mga paps, yung pinakambyo niya. Okay naman, madali lang naman siyang shift. Pipindutin mo lang syempre dito, may pindutan kasi yan. Yun lang. Tapos yung dashcam namin, dito lang nakasaksak. Ayan, nakalaylay na ganyan. Okay lang naman yun. Yun lang. Ito nga pala mga paps, oh, mapapansin nyo maliwanag sa labas. Oh. Medyo makulimlim pa niyan kasi nga parang uulan na. Pero maliwanag siya mga paps sa labas. Yan, oh. Ang tint na ito, medium. Tapos itong mga nasa gilid, super dark. Pupwede mga paps kapag gusto mo talaga ng privacy, hindi makikita yung tao sa loob. Super dark mo yung mga lahat ng gilid. Tapos dito mag medium ka. Pwedeng pwede mga paps. Maliwanag pa rin naman. Tsaka sa gabi okay lang din. Maliwanag naman din siya. Tapos hindi ka pa masyadong nasisilaw kasi nga may tint. Pag halimbawa meron kang kasalubong na kamote, mga kamote na yan, nag-high beam yan, masisilaw ka. Pero dito may tint siya, hindi ka masyadong masisilaw. Yun yung na-observe ko sa kanya nung ginamit siya ng gabi.
Okay na mga paps, maraming salamat po sa panonood. Kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel, pindutin mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago kong upload na video. Maraming salamat po, God bless, bye bye.